Ganito ang buhay na. Bilang isang kidney transplant, kailangan ka talagang matyaga ka. Kung hindi ka maging matyaga, wala kang iinom ng gamot. Kung wala kang diskarte, wala. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, mga walang trabaho. Tapos sa mga opisina, mga wala rin. Dahil nga nagkakawan sila. Diskarte talaga, tiis lang. Kung may mga gagawa kang diskarte, dumiskarte ka na. Dahil sarili mo rin ito makakatulong sa'yo. Mamaya. Ay, nako. Hirap. Ayan po, hinihintay ko po makuha ang aking abstract. Ayan po ang record. Dito na po tayo sa loob na. Okay na. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Christopher Golia Villena na Tigalipa City, Batangas po. Nag-middle east po ako sa Damam. 6 years po ako doon. Doon ko po nalaman na may sakit po ako sa kidney. Stage 5 chronic disease po ang sakit ko po sa kidney. At sinabi po ng doktor na umuwi po ako sa Pilipinas para ma-transplant po ako. At pag-uwi ko naman po dito sa Pilipinas, kinausap ko na po yung mga magulang ko at kapatid ko na willing ba sila na mag-donate sa akin ng kidney dahil sa sakit ko na stage 5 chronic disease. Buti ang kuya ko ay pumayag dahil nung dumating ako sa Pilipinas, nag-dialysis din ako dito, umabot ako ng 1 year and 6 months. At ako ay hindi ko nakayanan ang aking pangatawan nung nagda-dialysis ako. At na-dead na po ako mga minuto lang po. At doon po na nag-decide ang kuya ko na ibigay niya sa akin isang kidney. At nagpapasalamat ako sa kanya na binigay niya to para sa akin. At dumiretso na po kami sa National Kidney Institute para magpalaboratory kung okay mo kung ma-match po ba ang kidney niya na ibibigay sa akin. Sa awa po ng Diyos, umabot kami ng 6 months para po magpalaboratory ako pati siya at natuloy naman po ang aking operasyon na kidney transplant. Sa ngayon po, kumakalat po ang epidemya. Namumblema po kami ngayon sa aking medicine dahil ang unang labas ko po is 98,000 ang isang buwan ko po. Pero bumaba na po ngayon siya ngayon, umabot na po siya ngayon ng 69,000. Sa ngayon po ay naisip ko po na wala rin po naman na trabaho po ang mga kapatid ko. Ang nanay ko lang po ang sumusuporta sa akin, nagtitinda po sa baba ng mga ulam. At naisip ko po na gumawa ng vlog para matulungan ko rin po ang sarili ko. Gumawa po ako ng vlog na Buhay Kitty Vlog. Ang Kitty po siya ay kidney transplant. Pinashort ko pa Buhay Kidney Transplant po dapat pero sobra pong haba kaya Buhay Kitty Vlog na lang po ang aking ginawa. Sana po ay suportahan niyo po ako sa aking vlog. Nasisikapin ko po na matuto mag-edit dahil hindi ko po masyado talagang kabisado pero tutulungan ko po rin sarili ko na matuto na maging maayos po ang lahat po na mapapanood po ninyo. At sa ngayon po ay sa mga kaibigan ko po dito sa mga kidney transplant, ang nabibigyan po ako ng information na lumapit ako sa Congress, Senate,
para mabigyan naman po ako ng mga guarantee letter para maipalit ko po sa aking hospital ng aking gamot. At may nag-response po sa awa ng Diyos, pero kulang na kulang din po dahil hindi naman po lahat ng mga Congress and Senate ay nag-response, dahil nga po ang iba po ay hindi na po rin po nagpapasok sa mga opisina dahil sa kumakalat po ng epidemya. Kaya ito po ay ako ay lumalapit sa inyo na suportahan niyo po ang aking vlog, dahil sa doon na lang pong paraan na ako po ay inyong matutulungan, hindi lang po sa financial, kasi alam ko naman po na gipit po tayo lahat at alam natin na ang iba po wala pong trabaho. Ito na lang po ang pinakamalaki pong maitutulong nyo sa akin, na mag-subscribe sa aking channel na Buhay Kitty Vlog and like para maging update po sa aking mga gagawing mga vlog. At sana po ay maging successful po ito, dahil naisip ko po kung hindi ko po gagawin to, tinulungan na po ako ng aking mga magulang na mapatransplant ako, magtiyagang nagbantay sa akin na nagda-dialysis hanggang sa na-transplant ako. Sisikapin ko naman na tulungan ko rin ang sarili ko, kasi alam ko na hindi naman po habang buhay nakasama ko ang aking mga magulang. Sana po matulungan niyo po ako. God bless po at ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.